Hi guys, this is DIY Labs of DIY Boys. So yun naman guys, no, heads up dun sa mga naka Suzuki Ertiga Gen 2 or yung all new Suzuki Ertiga. So maski na yung mga XL7 na rin, no, heads up na rin sa inyo. So lahat ng naka 1.5, no, na Suzuki Ertiga. So bakit? So pag-usapan naman natin is yung kanilang V-belt or yung driving belt ng alternator belt and water pump, saka yung aircon or AC belt. Yan. Itong malaki, ang dinadrive na ito is yung water pump saka alternator belt. Ito namang maliit is yung compressor. Nabubulol pa ako, no? So guys, no, pag ang odometer mo nyo o yung mileage nyo ay umabot na ng 40,000 pataas, 40,000 kilometer pataas, so i-check nyo na to, no? Sa pa-check nyo siya sa mga technician or mga mekaniko, yung mga nasa out of casa na, no? Or pwede kayong pumunta sa amin para i-check yan kung hindi nyo kaya. Free naman ang check-up dito sa DIY Boys, no? Sa QC, Laguna, at Bacoor Garage. So, okay. So, guys, ito. Yan. Yan. Nakita nyo ba yan, guys? Alternator belt to, guys. Yan. So, ang number niya is... So, actually... Walang number tong galing sa stock. Walang ano. So, yan, guys. Liwanag ba? Okay. So, ito na ang itsura niya, no? Itong belt na to is more than 40,000 na rin ang tinakbo. So, nag-decide na yung scissor na papalitan na. Kasi, actually, na-vlog na namin to mga matagal na rin. So, napanood nyo yung vlog na yon. At so, yon. Yan. So, yun ang itsura niya, no? Pero to, habang pag kami nag-check sa mga, ano, mga client namin, ha, pag sila nagpa-change shoulder or nagpa-PMS, chine-check na rin namin tong belt na to. Kasi nga, common to sa mga Gen 2 or yung mga 1.5 engine na Suzuki Ertiga. Hindi lang Ertiga, pati XL7, ha. So, ganun din, once na nagkaroon kayo ng hybrid, so ganun din gagawin nyo, after 40,000, check nyo rin siya. So, kasi pare-parehas naman yan, eh. Ang all new Ertiga, XL7, saka yung hybrid, same lang sila ng belt, no? Dito naman sa alternator compressor, yan. So, medyo okay pa naman. Pero, suggest namin, syempre, once na nagpalit kayo, dalawa yan. Dalawa na. Alternator sa kayong compressor belt. Kasi bakit ka mo? Kasi once tinanggal nyo kasi to, tatanggalin din to. So yan na. Once tinanggal tong alternator, tatanggalin din to para ma-access tong alternator. Tatanggalin muna tong compressor belt, tapos tong alternator belt. So mas maganda dalawa yan. Ayan. Ito yan. Ito yung bago natin, no? Ito yung bago natin. So, yun guys, no, ano ko rin sa inyo, pag bibili kayo ng belts online, no, be sure na original, ha. Kailangan may mga logo yan. Yan, may mga Suzuki logo. Yung, itong sticker niya, hindi siya naka-imprint, no. Talagang sticker siya, itong yung part number niya, no. Hindi siya naka-imprint dito sa box na to. Ito. Sa board na to, ha. So, yun guys, ha. Yan. Ito ang itsura pag bago. Yan. Yan. Yan ang itsura niya pag bago, no? Compare natin sa gamit na aya. Kita nyo ba guys, di ba? Layo ng diferensya. So, yun. So, yun guys, ha. Basta ang odometer nyo, mileage nyo, ay umabot na ng 40,000 kilometers. Pa-check nyo na itong alternator, water pump belt nyo, saka yung compressor or AC belt nyo. So, kung gusto nyo ng ganitong mga video, no, please share this video
like and comments, no? Para at least maging aware din yung iba nating kasamaan sa Ertiga. Yun lang guys, this is DIY Labs of DIY Boys. Ciao!